kapayapaan. O kay buti ng Ama, sadyang kay dakila niya. Di nagmamaliw kapangyarihan niya, namnamin niyong tuwiran siya. Upang anuman ang inyong kagulumihanan, payapain niyang tuwiran. Anumang nagaharing takot, ito ay maibsan. Sapagkat ang pag-aalalay di gawa niya, kaya't ayaw niyang tao'y magulumihanan nang maging matapat sa pagsamba. Kaya't halina kayo mga anak niya, tuwirang asahan siya nang ang bawat araw niyo at segundo ng buhay niyo maging buong magdamag siyang ang manguna. Ang may pandinig ay nakarinig. Iba't iba ang kaganapan sa buhay ng tao. Ngunit kung lahat ng mga anak ng Ama ay sadyang siya ang pinagahari at pinangunguna, anuman ang nagaganap sa buhay nila, siya pa rin ang tunay na magdudulot ng tagumpay sa bawat isa. Kaya't kung nini Hecha karamaleya, Oleya karamaneya. Tanungin ko kayo, mga iniibig ko, masasambit baga ng bibig nyo, yaong wala sa diwa nyo? Ano bagang katakataka kapag aking iniiba, yaong salitang di nyo matanto at mawaring totoo? Maliban nga kayo'y totoong sa espiritu ko na siyang nakaangkop sa buo niyong pagkatao. Doon magkakamalay kayo sa wala niyong kamalayan. Magkakaroon kayong karunungan sa dinyo karunungan. Magkakaroon kayong kabatiran sa dinyo nababatid. Sapagkat ang kalahat-lahatan, Ama ang mag-aalay. O taong aking mga minamahal, tantuin niyo at bulayin. Itong sakit sa inyo'y pinangusap na tuwiran. Sino baga ang nasang siya'y masakta't masakitan bilang katauhan na sa mundo'y nabuhay? Wala ni isa man kung kayo'y tatanungin. Gayon din naman ang Amang sa inyo'y bumuhay. Subalit bakit nga ba nagkaroon ng kasalanan? Kasalanan bagay nasa ng Amang mahal? At doon pumasok ang kaparusahan at nagkaroon ng kamatayan. Kaya't kung ang tao'y magbabalik loob lamang, di bagat ang Ama siyang magbibigay kaparanan sa kung ano ba man na inyong kagulumihanan upang di kayo sidla ng pagkatakot sa buhay. O tao, mahal ko kayo. Sumayin niyo sa tuwing paghahari upang ang kapayapaan tamuhin ninyong totoo. Sa gayon sa buhay niyo'y magtitibay kayo. Yamang Ama ang siyang Diyos niyo. O tao, mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Sa bawat binibigkas ko, magtanto ang totoo. Magbulay ang may bahaging karunungang mula sa may ito. Sapagkat di nga matatarok maabot ng kung sino bilang kaisipang pagkatao. Maliban ang espiritong kaugnay ng tao, yaon ay sumasa katauhan ng kung sino mang tumamasa nito, kaya't ang sino mang nagtataglay nito, pangunaway suma sa kanila. Nekaramaneyahanam, nekaramaneyahanam, nekaramaneyahanam. O aking Ama, puspus ka ng ligaya, puspus ka ng galak, puspus ka ng liwanag, puspus ka ng lakas, puspus ka ng hiwaga, puspus ka ng himala, puspus ka ng kapangyarihan. Bahaginan mo ang iyong mga anak na walang pangunawa. Buksan mong tuwiran ang kanilang diwa upang maabot yaong iyong salita. At ang may bahagi na manahan sa iyo, puso't kaisipan, mapagharian mo, yaong mga tapat,
tuwir ang mga galak sa iyong paglingap, sila'y maging lubos. Kung paano'y kay tumanggap sa kanila, matanggap ka rin ganap. Nekaramaneyahanam, nekaramaneyahanam, nekaramaneyahanam. O tao, sino nga ang kapwa-tao niyong dudulog sa gayong salita ko? At paanong idudulog ang gayong pagwika ko? Sa gayon patutuoy, dinulog ko kayo, mga minamahal ko, makatamasa nawa kayo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Paano nyo nga ba mapapatotohan ang buhay ang Diyos na inyong pinaglilingkuran, tinatawagan at sinasamba? Kung mayroon kayong pinag-aalinlanganan, idulog nyo'y ganito, Panginoon, patotohanan nyo nga po na totoo ang ganito, kung ano ang gusto ninyong malaman. Diyos ko, tama ko, ipabatid nyo nga po sa damdamin ko kung nararapat nga ang itong manguna. Dili kaya, Diyos ko, tama ko, ako'y walang karunungan, ngunit ikay saganang sagana. Patotohanan nyo nga po sa isip at damdamin ko kung kayong nangungusap. At doon mapapabatid sa iyo bilang anak niya, kung siya nga o ang kalaban niya. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nekaramaneyahanam, nekaramaneyahanam, nekaramaneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Ilang beses na bagang tinuran, sino ang taong gustong mamatay? Wala ni isa man, di ba ga? Subalit, mithiin yung mamatay ang inyong sariling kalooban. At mithiin niyong ang Ama ang maghari sa inyong katauhan. At nang patayin niya ang damdamin niyong hindi totoo at talusir ang puso niyo'y mapalitan ang katapatan. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Doon, kung papaano nang kayo nasa pagkatao'y dinadanas niyong magalak, dinaranas niyong mastuwa, dinaranas niyong masyahan, tandaan po ninyo mga mahal ko, masigit niyong kakamtin kapag ang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo, siya nang sa inyo'y nagahari. Doon, marami kayong masasabi sa sarili niyong, sana noon pa. Sana noon pa. Ano yung sana noon pa? Sana noon ko pa nadama ito? Sana noon pa ko kumilala sa iyo. Disin sana'y hindi na naganap ang ako'y malisya sa tuntunin mo. Disin sana'y hindi na ako nalito. Hindi pala dapat akong magpakalito sapagkat ikaw pala ang kapayapaan ko. Magnilay, magbulay kayo, mga minamahal ko. Sumayin niyong kapayapaan, pagharian kayo. May tanong po ba kayo? May tanong ka ba, kapatid? Anong pangalan mo? Ba, hindi na siya bingi. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Napakahiwaga na ng Diyos sa buhay mo. Patotong buhay siya sa iyo. Nawa na may patuloy ngang mabuhay sa paddamdamin mo at manahan siya buong buhay mo. Buhay ba ang Diyos? Siya lang kaya ang pinagpala? Siya lang kaya ang minamahal? Siya lang kaya ang tinangi? Hindi, kayong lahat. Ngunit at pasubali, bakit sinadyang inuna siya kahapon? Sapagkat kung saksi kayo at may pagmamahal kayo sa kapwa niyo'y dadalangin kayo na gawin ng Ama sa kanya yaon. Kung may habagat awa kayo,
Lupasay na katawan niya ay di kayang itindig, di kayang lumagok, di kayang makarinig. Subalit, nang dahil sa Ama, lahat na yoy pinaram niya. O tao, maglilay, magbulay, magtanto na tuwiran. Kaya't huwag ka ring mabahalat, mabagot mahal ko. Di mo man mawawaan tong tinuturan ko. May tagapag-ulat ka't papaunawa sa'yo. Yaw ng aking sinasambit ng madama mo. Sa gayon, maliwanag na sa hirap man ang tinatawid ng iyong mga paay, nakahahakbang ka pa. Subalit itong kapatid mo'y lupasay ang katawan niya. Kaya't ilaban mo masasakit na iyong buto, mayahakbang mo pa rin katawang buhay pa. Ang tao nga naman, hindi nagninilay, magtanto kayo, malulubos, galak ninyo. Sumayin niyong kapayapaan, paghariang kayong tuwiran, malubos ang pangunawa, magliliwanag inyong diwa. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Sino nga naman ang maglilingkod pa sa Ama kundi niya ipadadama sa mga lingkod niya ang pagmamahal niya? Mayroon pa ba? Sino pa kayang magnanasang paglingkuran siya kung di mapapakita ang hiwaga niya? Mayroon pa ba? Sino pa kayang kikilala sa kanya kung pantay lamang sa tao ang kapangyarihan niya? Mayroon ba? Sino pa kaya ang tatanggap sa kanya kung walang magagawang buhay siya? Mayroon ba? Sa gayon pala at alam nyo, pag sumikapan nyo, kilalaning pang lubos siya. O tao, mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Ang katauhan na mga apostol na hinirang ang siniwalat at pinakilala yaong gurong naturingan. Subalit, ang mga tinuruan at mga hinirang ang nagpakilala naman sa Ama yaong idinatal. Kung magkagayon, katakataka ba ngayon ang sa inyo'y naririto na Ama ang sinasambit at sa inyo'y hinahayag? Kung magkagayon at nawawawaan ninyo, hindi nyo itatanong, ano't wala, Hesukristo? Ano nga ba ang dahilan at nasiwalat ang Ama sa lupa? At sino ang kaparaanan bakit nabatid itong nalathala? Di bagat ang anak na sadyang ibinaba na kung natanto ng tao sa lupa, nagkaroon ng diwa. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, o tao. Huwag niyong ikinukumpara ang kapwa niyo tao sa gawa ni Juan at gawa ni Petra, sapagkat magkaiba ang bawat layunin. Subalit kung isa at iisa lamang ang tunay na naghahari sa dalawa, kapwa magkakaisa sa tuntunin ng Ama. At siyaon ang pawang katotohanan, mga mahal. Sino man kayo sa laksam bilang alinman ang bilang nyo at anuman ang bilang nyo, kung iisang Ama siyang tinatawag nyo, damdamin nyo'y doon nakatahan sa Kanya. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Si Eliseo, pinagkalooban ng bahaging kaloob mula kay Elias. At ang tuntunin nitong si Elias ay sinunod nitong si Eliseo. At sa pagtuturan niya sa aking pag-alis,
kapag sumakatauhan ni Eliseo ang balabal, lulukob sa kanyang espiritu. And dahil sa kagustuhan niya, at nang nasa niya'y maging ganap siya, binata niya ang sunod-sunod kay Elias. Nagpasakit ang pagsunod na yaon. Subalit, ang pasakit ay naibsa ng tamuhin yaong kaloob na mainam. May pasakit ba ang espiritu sa inyo? Nagpapasakit ba ang banal na espiritu sa inyo? Kung may nagpapasakit na espiritu sa inyo, ay hindi ang banal, kundi ang masama. Kung ang masamang gawa ng tao ay huwag ihahambing sa banal na masama. Ang sinasabi, paano ang banal na masama, yaong mga nagbabanal-banalan, ngunit masama ang gawa. Ngunit ang amay iba, hindi niya gagawin ang kanyang kabanalan ay paging dapatin niyang pagpapaimbabaw, kundi pagiging tapat at makatotohanan. Kaya nga't ang layon at nasa niya, yaong kanyang mga anak na binahaginan ng kabanalang banal na espiritu, ay pagsugpong-sugpongin, pagdugtong-dugtongin, kanyang mga aral na makatotohanan at limiit tantuin, yaon ang tuwirang pagnilayan at bulayin nang di nakakapasok masamang salita ninuman. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alala, umbaga, kay palad at tunay na mapalad, yaong sa pagtuturo ng tapat at makatotohanang ama, sa pamamagitan ng espiritong ibinaba sa mga anak niya, ay nangatutungat nagsitupad sila. Tatamasahin nila ang kadakila at kahiwagaan niya, kaya't ang kapangyarihan niya ay taglay nila. Sumainyo ang kapayapaan. Subalit kayong may taglay, huwag namang maghangad ng labis. Kundi kung anong sa inyo'y mahalin at pahalagahan. Sapagkat batid naman ang ama kung sinong babahaginan at kung sinong kanyang hihiranging lubusan. Tanto niya't kilala niya ang sinuman, kaya't hindi siya marapat na hingan ng kapangyarihan, kundi siya mismo ang magdudulot sa nasa niyang bahaginan. Nabahaginan ba kayo ng karampot na kapangyarihan? Kapangyarihang magsalita? Kapangyarihang mangusap? Kapangyarihang magsuri? Kapangyarihang gumanap ng kanyang gawa? Ng kanyang salita? Sa buhay, gawing tama, huwag baluktutin at ang sarili siyang itumpak. Nang sa gayon, anuman ang ginawa at tinama ng ama, tama't tumpak nga nilang magagawang sa kanya. Kaya naman, ang nakakaunawa lamang sa oras na ito ng mga tinuturan ko, yaong mga mangilan-ngilan na nariritong sadyang bukas ang diwana. Subalit di lahat kayo maliwanag kong tinuturan. Kaya't mapapalad kayong nakakaunawa, matigib kayo ng kasiyahan sa puso nyo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Buhay ba ang Ama? Sino po kaya ang magnanasang tuparin yung ginawa ni Eliseo? Ano? At makasunod naman sa ginawa ni Elias.
Kaya naman itong si Elias, buhay na umakyat sa langit. Ngunit kung pilosopo ka, paano mo yung mapapaniwalaan eh, di mo nga nakita. Subalit kung anak ka naman ng ama, at totoong kumikilala ka sa kanya, tatanggapin niya o ng isip mo't puso mo sapagkat nakatala sa banal na aklat niya. At sino kaya namang hunghang na taong iistorya ang ganito? Anong dahilan niya at nag-istorya siya ng di tama? Ngunit, wala kaya namang takot yung taong gumawa nito? Na siya'y parusahan sa kasinungalingan niya? Kaya ang sino mang nakikipagtotoo, tapat ding tinatanggap mga banal na salita. Buhay bang ama! Sumayin niyong kapayapaan, pagharian kayo. May tanong po ba kayo? Wala kayong tanong. Ako rin wala. Subalit, mabuti pa kayo nakarinig na ngayon. Ako hindi ko pa maririnig ngayon kung ano sinabi sa inyo. At sabi nga, bakit lilinlangin mo pa yung tao? O magsisinungaling ka pa sa kapwa mo tao? Sasabihin mong di mo alam, eh alam mo naman pala. Eh sinong dinadaya mo? Di bagat mismo'y sarili mo? Hindi naman yung pinagkukwentuhan mo at hindi naman kung sino, mismo sarili mo. Totoo baga? Kaya, magsalita na lang po tayo ng akmat tama, lalo't nasa harapan tayo ng dambana. Kaya't kung nakinig kayo mula kanina, may natutunan na kayo. At kung ninamnam naman ninyo ang mga bahagi ng mga naguulat sa inyo, at din nyo sinusuri ang kanilang pagkatao, kayo rin, maaring ang pagsisikap nila at pagsusumakit na makapaglingkod at sumunod ay mithiin din ninyong sa inyo'y maganap. Sapagkat mahirap sumunod, lalo na kung gagawin mo lamang na parang nakikipaglaro, na parang nakikipagtakip-silim, na parang pakunwari lamang, at parang gusto mo lang. Hindi na. Manahimik ka na lang sa bahay mo, may magagawa ka pa. Maghanap buhay ka na lang ng patag, makikinabang ka pa. Kaya, kung damang-dama ninyo ang ama sa buhay nyo, sa halip na kutsain nyo yung mga kapwa nyong tumutugon, naglilingkod, panalangin nyo pa. Sa halip na pagtawanan ninyo at hatulan ng kung ano-ano, ipanalangin nyo pa. Sa halip na pahinain nyo ang loob, palakasin nyo pa. Kung kayo hindi nyo kaya, sila man lang makaya nila na maglingkod sa Ama. Buhay ba ang Ama? Subalit, paano nga ang katotohanan na ang tao'y nasa katotohanan daw? Samantalang binubuksan ang banal na aklat, binabasa ang banal na aklat, bakit hindi masunod ang banal na aklat? Ano ang nakatala? Katulad ng sinabi nitong si Elias kay Eliseo. Ngunit sinabi ni Eliseo, naririnig ako ni Yahweh, hanggang buhay ka, hindi ako hihiwalay sa iyo. At magkasama silang nagpunta sa Bethel. Sinalubong sila ng mga propeta roon at tinanong nila si Eliseo. Alam mo bang ang maestro mo'y kukunin na ni Yahweh? Magnilay kayo. Ang mga propeta, binahaginan ng karunungan sa panahong yaon. Karunungang hindi kayang liripin ng tao sapagkat tao ang nagsasalita, tao nangungusap. Paanong nalaman ng mga propetang itong sinambit kay Eliseo? Alam mo ba, nakukuni na. Sino?
si Elias. Paano niyang nalaman? Paano nilang nalaman na kukunin na itong si Elias? Sa makatwid, may Diyos silang nangungusap, may Diyos silang nagahari, may spiritong hindi nakikita sa kanila ay nagunguna. Yaon ay ang talino ng Ama na mula sa Kanya. At alam ko, sagot naman itong si Eliseo. Kaya huwag na kayong maingay, sagot niya. Sinabi ni Elias, Eliseo, ipinakikiusap kong maiwan ka na rito pagkat pinatutuloy ako ni Yahweh sa Jericho. Ngunit sinabi niya, naririnig ako ni Yahweh, hanggang buhay ka, hindi ako hihiwalay sa iyo. At nagpatuloy silang dalawa sa Jericho. Pagdating doon, si Eliseo ay nilapitan ng pangkat ng mga propeta roon at tinanong, alam mo bang, Maestro mo'y kukunin na ni Yahweh? Alam ko, huwag na kayong maingay, sagot niya. Sa makatwid, hindi lang pala sa ibang dako, sa isang dako, sa iba't ibang dako, may propeta. Ngunit, ang magkakaisa sa propetang tinatawag na iisang naghandog at nagbigay upang sila'y tumupad, nagkakaugnay at nagkakaisa. Paano ngayong nangyayari ang iisang espiritu'y magkaiba ng sinasabi? At paano ang tao'y di malilito at magugulo sa iba't ibang kapahayagan? Kaya't marapat kung sinabi ng isang propeta, manalig ka sa Diyos, buhay siya. Sasabi ng isang propeta, manalig ka sa Diyos, buhay siya. At paano muling sasabihin sa isang propeta, manalig ka sa Diyos, buhay siya. Yaon ang mga totoo sa Ama. Lahat ang sinasabi nila, ang Diyos ang panaligan. Sa makatwid, sa oras na ito, sinasabi rin sa inyo, manalig kayo sa Diyos, sapagkat ang Diyos Ama ay buhay sa tao. Sa taong totoo, tumitiwala at nagtitiwala sa Kanya at nagsasabuhay ng mga salita Niya at tumatanggap ng mga aral Niya at naniniwalang buhay na buhay Siya. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nekkaramenayahanam, nekkaramenayahanam, nekkaramenayahanam. Kung magkagayon, ang magkaisa at iisa ang kanilang damdamin at kaisipan, saan man magsitungo, isa ang kalooban. Sapagkat sa isang kalooban, isang nagahari kaninuman, yaon ay ang tapat magpakailanman. Kaya't saan man pumaroon, sumuling ang sinuman, di nalilimutan ng katulad niya. Kaya't doon pa rin nakapaloob, ang kaisa ko, anak, ay kaisa mo rin. Sumayin niyo ang kapayapaan, mga minamahal. Alalaumbaga, ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay magliwanag, ang may pandama ay makadama, ang may pangunawa ay nakaunawa nga siya. Halina kayo, mga iniibig kong totoo, bulayin at tantuin itong tinuran ko, sa puso niyo'y manahan ay pagmamahal, sa isip niyo ay kintal mga banal na aral. Sa gayon, sisidlan kayo ng liwanag at patuloy na unawa, di kayo maliligaw sa may malilisya. Sumayin niyo ang kapayapaan, mga minamahal ko. Nekkaramenayahanam, nekkaramenayahanam, nekkaramenayahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? At nang dahil nagbatay itong si Eliseo, kahit na pinaalis na siya ni Elias, umalis ba? Sapagkat yun ang pakikipagtotoo niya. Hindi kayang hadlangan, hindi kayang tutulan ang damdamin niyang tapat sa kanyang kapwa. Mga minamahal, ang pagiging matapat sa kalooban ng tao, siyang dapat na mangibabaw kaninuman. Sapagkat
pinapatay ng katapatan ang di tamang pag-uugali at di tamang pag-iisip kapag Ama ang naghari. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. At ang tapat naman sa kanilang lingkod na naglilingkod sa kanila, hindi nila'y pagpapalit ang kanilang mga natutunan kailanman. Sapagkat batid nila ang sinusundan nila'y totoo at tama, at di nila gagawing sila'y magtalusira. Kaya naman, doon nakikita at nasusukat ang tapat sa bawat isa. Kailan may di nila gagawin, sila'y magsiraan. Sapagkat ang katotohanan, taglay ng sinuman. Sumayin niyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Alala, umbaga, may matwid ang lahat, may katwiran ang lahat. Ngunit ibang matwid ng Ama, ibang katwiran niya. Kaya't marapat kunin at kuhanin na lamang yaong totoong mula sa Kanya. Sa gayon, anumang Kanya at anumang binahagi niya, hindi malilisya ang sinumang anak niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumayin niyong kapayapaan, pagharian kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Tapat ba siya? Anong dapat gawin ng tao? Sabi mo, pag umupo ka, humahapay ka. O ngayon bagay, nahahapay ka pa. Ewe. May kwento po ako. May sinabi ako sa apo ko. Katanda ko na ka akong iri, apo. Hindi pa ako nanood ng mga pinanunod ng mga tao na yan yung B-O-L-D. Ano? Ba't kaya ngayon ka ako yung mga bata eh? Kasi dahil sa YouTube. Ano? Alam niyo po sagot ng apo kong babae? Hindi ganun. Natuwa po ako eh. Pero alam kong mali. We, di nga. Salib na sampalin ko eh. Tumawa ako ah. Sabi niya, we, di nga. Eh de, hinawakan ko po yung unan. At sabi ko, huy. Sabi niya, hehehe. Sabi ko, Satanas, huwag mo akong dayain. Huwag mo akong dayain. May obligasyon ako ngayon. Sabi ko, yan, kako. Yan ang gagawin nyo, ha? Kasi nagdo-drawing po siya, eh. Nagkukulay ng mga dino-drawing. At yung isa naman, naglalaro ng yung may tubig sa loob, ay nililipat. Ano ba yung laro na yun? Yan, kako ang gawin nyo. Hindi ko po kayang liripin, sabi nga, yung nasagot niya sa kanyang edad na yaon. Ano ngayon ang ibig ko pong sambitin? Huwag na kayong magtaka sa panahon ngayon sa mga bata. Sapagkat, tao na rin ang may gawa. Eh, noon po'y walang mga gadget na yan. Walang mga TV. Wala, kahit na ano. Anong matututunan ng tao, kundi ang magtanim? Ano po? Magluto, maglaba, at nang maganap na ang pagsusurit, pag-aaral, iba't ibang teknolohiya na po ang lumabas, may nakakabuti sa mga nagawang teknolohiya ng tao. Subalit, hindi pa rin papantay sa teknolohiya ng Ama. Ang gawa ng Amang talino ay di nakapagpapahamak. Subalit, ang gawa ng tao ay nakapagpapahamak sa di marunong kumontrol, lumimi sa sarili. Buhay ba ang Diyos? Kaya, kailangan ngayon ang magkokontrol o maglilimi ng sarili.
Kaya ibinigay ng Ama ang buhay niyang Espiritu sa pamamagitan ng Anak. Di po ako galit. Kay sarap lang magsumigaw sa totoo. At di ko rin gabatid ba't sumisigaw eh. Nasa inyo na kung nasa inyong magnilay. At magagalit kayo at magpaparatang na naman. Di ba eh kagalit eh ba't sumisigaw? Ano ang inawit? Sa isip lamang ang? Takot. Gayon din, sa isip lamang ang kasalanan. Kung walang pumapasok sa isip na kasalanan, walang masasabi ang bibig na kasalanan. Kung walang nasasabi ang bibig na kasalanan, walang mararamdaman ang damdamin na kasalanan. Agree ba kayo doon? Ngunit wika nga ng Ama, pasubali ko, sadyang totoo. Kaya ngayon, ano ang ginagawa ng Espiritu Santo? Ang isip ang binabago, binubuksan ng diwa sa totoo, upang ang katotohanan siyang magpalaya sa kamalian at maituwid ang listya na natutuntunay maling daan. Buhay ba ang Ama? Kagaling nga kanyang manalumpati. Ang pananumpa ay sa tao na gawa. Subalit ang sumpa at pangako ay sama. At ang talumpati ay di sa kanya. Sa tao lamang sa lupa ang manalumpati ka. Subalit ang magwika at magsalita ka ng tama, Ama ang may gawa, sa tao'y nilikha. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumayin niyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Alala umbaga, tupdin gawin niyo ang Ama'y sundin. Hindi niyo namamalayan, kasunod na ang inyong kagalakan. Mahal na mahal ko kayo. Ano ang binata nyo kung wala kayong pinagbabatahan? Paano nyo nasabing nagbata kayo kung di naman? Anong sinakripisyon nyo kung magaan yung ginawa lamang? At ano ang sinabi nyong sinuko nyo kung wala pala? Sa makatwid, magnilay. Kung tunay ngang lingkod at tapat na lingkod, sadyang ito'y tutup din. Kaya't habang ika'y tumatahak, tinik mong dinaraanan sa Ama mo iaalay, bato mong hinahakbangan sa Ama mo ibigay. Upang siya ang humawi at siya ang magbigay ng matwid mong daan. Sa makatwid, sa Ama mo, ipagkatiwala ng buong galak ang puso mo at buong katapatan yaong kaisipan mo. Mangunguna at maghahari ang may anak sa iyo bilang anak kang nakikipagtotoo sa banal na Espiritu. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. At ito ngayon ang nagbibigay kagalingan sa di kayang pagalingin ng nilalang, yaong pananampalatayang matibay at matatag na paninindigan. Sa gayon, magaganap at matutupad ang tinuran, kung ang bundok kayang tibagin, kung ang dagat kayang hawiin, kung ang lupay kayang pagbitakin, kung ang bungoy kayang sibakin. Ano pa kaya ang inyong mga tumubo sa katawan nyong lupa'y binuhay na di kayang patayin at alisin nang kayo'y maging maligayat malusog ang katawan. Habang may buhay, may pag-asa, may bukas pa. Habang may buhay, manalig kang anak na Ama.
magagawa niya. Ang di mo kaya, lahat ng sa kanyang karunungan na marapat na inyong kamtan, ibabahagi niya upang kayo'y sidla ng tapang kapag naduduwag, ng lakas kapag nang hihina, ng kapayapaan kapag nalilito, nagugulumihanan sa taglay nyo, di kayang lutasin nyo bilang kayo'y tao na walang batid kung paano. Kung kayo'y nalulumbay, siya ang kagalakan. Kung kayo'y nasasaktan, siya rin ang may nahihirapan. Pagkat niayaw niyang isa man sa inyo'y masaktan at masakitan, kaya't lahat ng nasa niya'y sa ikabubuti niyo. Kapag may dilim, may liwanag, at kung may marupo, may tibay na maghahandog upang tumatag sa bawat pagkukulang, may kapunuan. At kung malabis, aawasan ng amang tunay at tapat kung lumirip kanino man. Tao, mahal ko kayo. Walang bali anuman ito na dinaranas ko para sa inyo. Nitong aking espiritu sa ibabaw ng mundo na mahirap makitungo sa gawang tao, sa gawang sanlibutan na di kayang mawakwaan. Tao, mahal ko kayo. Sino nga ang magtitibay kung lahat ay marupok at walang magpapatatag? Sino nga ang lalaban kung lahat ay umaayaw at walang magsisidlid ng tapang? Sino nga ang lahat na matututo kung walang magbibigay talino ukol sa kaibahang talino ng mundo? Kaya't halina kayo, magbulay, magnilay. Batid ng Ama ang kahinaan ng tao, kaya't ibinigay ang magpapalakas. Suring-suri ng Ama, tarok na tarok pa isip at kalooban ng bawat isa. Kaya't ang tagalirip ay ang espiritu niya. Halina kayo, tanggapin niyong di niyo nakikita upang siyang lumirip sa marapat niyong gawin at magawa niyong mahirap tupdin yamang Amang tinanggap niyo na mula sa kanyang espiritong totoo. Maging kabahagi kayo ng kabanalan at katotohanan. Sa gayon, masasabi nyo, Ama ko, Ama ko, naririto ako. Tulungan mo, saklolohan mo, yabang ikaw ang Diyos ko't amang totoo. Nagbatid mo ang daladala ko at nalilirip mo. Natatanto mo, nawawari mo lahat ako, tao. Yan ang pawang katotohanan. Masasabi niyo ito sa Ama sapagkat nakikinig siya.
makapagsusumamo kayo sa Kanya sapagkat napakabuti Niya. Pakikinggan niya kayo kung tapat ang hinaingat da inyo at may magagawa siya habang may buhay kayo. Walang kwentang pagsambang patay, kaya't siya'y sinasamba ng mga buhay at ang mga buhay ang pagsamba, kinalulugod niya. Kaya't may bibig kayo, hindi para mag-alimura ng kapwa nyo, kundi para purihin at sambahin siya, pasalamatan parangalan pa sa kadakilaan niya. Hindi ngayon may mata kayo para gamitin nyo sa ikasasama ng isip nyo, kundi gamitin nyo ito masdan ng mabubuting bagay na nakakamtan nyo. Hindi ngayon may tenga kayo at binigyan ng pandinig ito na wala na lamang kayong pinakikinggan kundi salita ng kapwa nyo na yaoy magpapasakit ng kalooban nyo, magbibigay ng sakit na totoo. Kaya halina kayo, lahat ng bahagi sa katawan nyong kaloob niya, yamang malakas pang inyong tenga, yamang nakapangungusap pang bibig nyo, yamang nakakikita pang mga mata nyo, lahat sa mabuti nyo, gamitin o tao. Sa gayon, ang lahat ng ginamit nyong mabuti at ginawa nyong kabutihan, pahahalagahan ng Ama at gagantihan niya. Sumayin niyong kapayapaan, paghariang kayong tuwiran, malubos ang kagalakan, masidlan kayo ng kaliwanagan. Liwanag na walang kamatayan, habang kayo'y nabubuhay. Nekaramenayana, 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 Holy Karamaye Teraya, Achakaramaleya, Nekaramenayana. Kapag nakikinig po ako ng mensahe, sabi ko, Panginoon, ayaw ko pong bumibigkas nang hindi ko po alam na salita. Baka ito po ay di ko alam, ako'y sinusumpa na. Anak, tandaan mo, kung papaano ang mga winika sa unay banal na salita hanggang sa hulihan, mabuti pa rin pawa. At sinabi po sa akin ang kahulugan yon, ngunit di ko kailangan sambitin kanino man. Kung babahaginan kayo ng ibang kataga ng Ama at siya po ang mag-uulat sa inyo, pasalamatan niyo po siya. Ngunit, uulit-ulitin po natin, kailangan nating sambitin niya ang naunawaan lamang. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Baka, sa pagdunong-dunungan mo'y pinag-aralan mo, pagkatapos binigkas mo eh, hindi pala nararapat siya yung bibig niya. O, Nedi, ikaw rin ang may... Sana kung ba't nagkagayon ka? Buhay ba ang Ama? Right? Yun lang alam kong English eh. Paano po ba yan? May mission eh. May bukas pa sa inyo buhay, huwag damdamin ang kasawian. Ngayon, nalumbay ka, bukas asahan mo, may galak na dulot sa'yo ang iyong Ama. Kaya't gawin mong matapat sa puso mo ay tumanggap sa gawa niya'y
maglimikang tapat at ganap. Sa isip mo'y ikinta ang mga banal na aral. Tuturuan kang marapat na pangunawa. At doon masisiyahan tuwila magagalak bawat araw. May tibay ka lumalaban. Yan ang pawang totoo, mga anak ko. Ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay nagliwanag, yaong amay tanggapin ninyong ganap. To dream the impossible dream, to fight laban na mananap. Iyaan ang gawin mo sa pina, pangarap mo'y panaligang ganap na ang ama. Ang maglalagak sa'yo'y magpapatupad at magbibigay ng gawang hiwaga sa buhay ng madla, pagkat tanging siya ang mayroong karapatan. At ako, mahal kayo, tunay na mahal ko. Kaya nga, gawin niyong tumangga, sama, ganap na maglaga. Puso ninyo ay pagharian, gawa niya'y tunay na tapat. Buhay bang ama? Buhay bang ama? May liwanag po ba kayo ngayon? May liwanag po ba kayo ngayon? Ayan, inubos na sa harapan. Alam kong may magagawa ang ama. Nahirapan na yung pianista. Alam kong may magagawa ang ama, pagkat wini ka niya, manalig ka na. Bawat araw ako'y naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng ama. Alam kong di ringgin kayo ng ama, pagkawini ka niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakala, mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang ama. Alam kong may magagawa ang ama, pagkat wini ka niya, manalig ka na. Bawat araw
ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig o mangkin at tanggapin. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Totoo po ba ang Diyos? Dahil totoo po ang Diyos, may... Tayo na po. Wala na pong bendisyon muna, ano po? Kasi po, medyo makagabihin masyado. Ano po? May bukas pa po. May mission po kami. Bukas na lang po. Pwedeng, pwede na.